dito. Sa ating lakbayin o sa ating farm, kung tawagin sa ating kamuang sa ating daigdig. Sa pamamagitan ng lakbayin, matututo tayo kung ano ang likas na yaman ng ating kamunduhan. Wow. I'm Mari Carbeso at your service. Ha? Hindi ka magsalita. Yan. Yan habang nasa halaman tayo. Yan, magsalita ka na. Sandali. Oh. Gay, magsalita ka na. Magsalita ka na. Ako po ang inyong lingkod, Mari Carbeso, na nagmumula sa inyong puso at damdamin kung anong hiya sa tunay na likas ng yaman ng ating daigdig. Ingatan po natin iyon at pagsilbihan ng ating tunay na Panginoon. God's all, mabuhay. Sulong, bayan, sulong. Wow, ang galing ni Ikay. Para saan yun yung sinasabi mo? Saan yun? Saan ano yun? Para sa akin. Para sa sarili ko, ginagawa ko sa sarili ko at sa Panginoon. Wow. God's all, mabuhay. Ang galing naman ni Ikay. Ito, paano itong bulaklak? Paano mo ito i-describe yung bulaklak? Oh, itong bulaklak, paano mo i-describe? Itong bulaklak ay isang kolorete. Isang kundasawit nisong. Ang bulaklak ay isang yaman sa ating mga paningin, lalo na sa ating Panginoong Diyos. Wow. Ang bulaklak nagbibigay sa atin ng buhay kung pwede tayo mag-smile, magmusudot. Pag nakikita natin yan, isang kasiyahan sa ating puso ng dami ng bulaklak. Wow, ang galing ni Ikay. Nakakatuwa si Ikay. Ito naman yung malaking halaman na to. Itong halaman na to ang sagisag ng ating tunay na paraiso sa ating mundo. Ang halaman na to magbibigay ganda sa ating paningin. Ang halaman na to magbibigay kulay sa ating buhay sa pamamagitan ng lakbayin ng ating mundo. Lakbayin ng ating mundo sa ating sariling kapakanan. Wow, ang galing ka ni Ikay. Ang kabayo, anong masasabi mo sa kabayo? Ayun, kabayo. Kabayo ay isang magandang lilikha sa ating daigdig. Kung saan nagbumula ang langit at lupa. Wow, ang galing ni Ikay naman. Ang kabayo ay sagisag ng ating katotohan na tayo Pilipino. Ang galing naman ni Ikay talaga. Ano pa ba? Ang tao, ang tao ay maraming pamumaraan para masaktan tayo sa daigdig. Ang tao ay makasalanan tulad ko. Paano mo nasabing makasalanan ka? Paano mo nasabing makasalanan ka? Dahil bawat minuto ng ating buhay ay hinuhukom tayo ng tunay na Panginoon. Kung saan tayo paroroon, kung saan tayo kagigisnan, at kung saan na ang ating tunay na buhay sa ating mundo. Ang galing naman ni Ikay talaga. Nakaka-touch naman si Ate Ikay. Ang tulad ng mga prutas, ano masasabi mo sa mga prutas yan? Sa katulad ng mangga, ano masasabi mo? Ang mangga ay isang pagkain sa ating buhay. Ang mangga magbibigay ng maluna sa ating taggutom at taghirap sa ating paglalakbay sa buhay. Ang galing talaga ni Ate Ita. That's all mabuhay. Ang ilog, ano masasabi mo sa ilog? Ang ilog, magandang ilog. Ano masasabi mo? No comment. Bakit? Ang aso, ano masasabi mo sa aso? Ang aso ay isang pet. Isang bantay sa ating buhay. Oh, ang galing naman ni Ita. Anong ginagawa natin kung saan tayo paruroon sa tunay? Sa isang kaibigan na tulad ko, ano masasabi mo sa isang kaibigan? Tulad ko, kaibigan, kaibigan mo. Ano masasabi mo sa isang kaibigan? Mahal kita. Wow, ang galing. Aking kaibigan. Ang galing naman ni Ikay. Nakakatuwa naman. Magaling na po tagang ating Ikay, no? Masaya ka na nandito ka sa amin. Opo. Pag magaling ka na, dadalawin mo kami. Opo. Mag-miss ka naman, Ate Ikay. Naiiyak tuloy si Kuya. Mahal mo ba kami, Ate Ikay? Opo. Masaya ka na natagpuan ka namin? Opo. Yan, makikita mo ng anak mo, no? Soon, pag magaling ka na, makikita mo na si Jiro. Ano pangalan ng anak mo ulit? Jiro A. Cabalya. Wow. Yan, nanonood siya, limbawa. Sabi mo sa kanila. Hello po, anak ko. I love you. I'm working of nothing, working of everything. Yan po, at ano, hahanap tayo na para makita natin yung, makakontakt tayo sa pamilya ni Ate Maricar, no? Ang po nakakatawa sa Ate Maricar, talagang magaling na. God bless po.